Parang gusto ko magkuron. Tara, tara, tara. Grabe talaga, pinjo ka par, ha? Oh, sweet tayo. Nakakaloka lang talaga. Ano? May mga tao na minsan, no, hindi mo masabi kung nadelulu na. Delulu? Ano-ano na lang pinagsasabi? Kasi nga, nababantad na. Bantad na? Mga ganap. Ganap. Eto, mga bata helmet, e-epal muna tayo sa bagong upload ni Prof. Doc Shelo Magno hinggil sa pagre-resign ni Madam Sara Duterte bilang kagawaran. Kagawaran talaga. Bilang sekretarya ng kagawaran ng edukasyon. At yung sinabi naman, Mr. Harry Roque, na ito panoorin nyo. So nag-resign na nga po si VP Sara Duterte bilang miyembro ng kabinete ni PBBM. Matagal na po rin itong napag-uusapan kaya hindi na rin na surprising. Hindi nakagulat-gulat na nangyari ito dahil matagal naman nang basag itong Uniteam. Yun nga lang po, kung isipin natin, ano ba implikasyon nito sa atin bilang mga mamamayan? Nabudol po tayo. Marami yung nabudol na bumoto dahil sa branding na Uniteam. At mga magagandang apelyido nila, very powerful, Marcos, Duterte, mga sikat, no? Pero sa totoo lang po, during the campaign period, nakita natin na ampaw naman. Wala talagang programang ipinangako, walang sinabi kung paano ba gagandahin ang buhay nating mga Pilipino. Kaya sa pagbabagong to, sa paghihiwalay ni VP Sara at ni PBBM, ay ano bang implikasyon nito sa atin? Actually, wala. Kasi wala naman silang pinangakong magandang programa eh. Ngangal lang tayo. Hanggang ngayon, naghihintay tayo kung ano nga ba gagawin para pababain ang presyo ng mga bilihin, para pagandahin ang kwalidad ng edukasyon, para magkaroon ng mga hanap buhay. Walang malinaw na programa. Kaya siguro po, ang maganda dito, magsilbing aral to sa atin, no? Sa susunod, huwag na tayong magpapabudol. Magtanong tayo, ano nga ba ang makukuha natin sa mga politikong ito? Huwag tayong magpadala sa mga magagandang slogan, mga mababangong at sikat na pangalan, kung hindi tanungin kung, at suriin kung may alam nga ba sila sa pagpapatakbo ng bansa at may malinaw na programa para iangat ang buhay nating mga Pilipino. So for now, sa hiwalayang Duterte at Marcos, popcorn muna tayo. Pero sa kalidad ng buhay ng mga Pilipino, nga lang din muna tayo. Itong pinagsasabi ni Harry Roque na si VP Sara na ang tunay na leader ng oposisyon. Di po leader ng oposisyon ang tawag dyan. Ang tawag dyan, pogo-sisyon. Kanina pigil na pigil talaga ako mag-react pa eh. Kasi nga nasa public place tayo, syempre dapat medyo igalang din natin yung mga katabi natin. Oo. Pero maraming salamat talaga sa lahat ng mga nakasama natin sa live. Magla-live ulit ako, abangan nyo yan with Prof. Doc Shelo Magno na. Nagkaroon kasi ng technical issue. Pero ito muna mga kabatang helmet, reakan natin yan. Yung in-upload ni Prof. Doc Shelo Magno sa kanyang TikTok account. Yung kay Madam Sara Duterte. Hindi na nga talaga nakakagulat. Gaya nga nasabi ko kanina sa inyo mga bata helmet nung nag-live ako. Hindi na ako nagulat, medyo gaper. Bakit? Sa dinami ng mga pinagdaanan din kasi, na parang, dadating din yung panahon na bababa din to sa departamento na to. Doon pa lang sa no comment niya eh. Hinggil sa West Philippine Sea, dito sa bagong Pilipinas SIM and Pledge, diba? Bilang sekretary ng Department of Education, dapat meron kang say doon. Hindi no comment lang. Kasi kung ayaw mo naman i-implement yan sa kagawaran mo, pwede ka naman magbigay ng proposal, di ba, Bidyo Kapar? Kung tutul ka sa ipinapatupad ni PBBM, pwede ka naman mag-propose ng, ito kasi dapat, ganyan. Di ba? Pero ayan nga, Bidyo Kapar, gaya nga na sinabi ni Doc Shelo Magno, naku, di ba? Sino nga ba ang Uniteam? Patuloy pa ba tayo magpapabudol, mga kapatang helmet, mga kababayan? Nagpabudol sila eh. Nagpabudol kayo eh. Oops! Wala nang sisihan! Damay-damay tayo! Kaya, di ba, Bidyo Gapar? Sinusuportahan naman din natin ang ating mga kababayan na umangat din. Kahit napakahirap na. Pero eto nga yung sinabi ni Mr. Harry Roque. Ano yung nabasa kong transparency? New leader ng opposition? Hoy, transparency! Accountability! Talaga? Sino yung kasama mo? Sino yung kasama mo? Anong sinasabi mong account? Takpan mo yung pagmumukha mong yan.
habang may katabi doon sa Butanding. May katabi doon sa ano, dolphin. Dolphin yun, Bityoga Park. Sorry naman. Hindi pala Butanding yun. So, ito na nga, mga kabata, helmet. Tama din yung sinabi ni Prof. Doc Shelo Magno. Mm. Pogo, si Sean. Mm. Diba? Kaya bago magsabi ng accountability. Transparency. Your transparency. Ni hindi mo nga matransparent kung sino yung katabi mo. Kaya nga. Bakit at na? At may tabing. Nung lockdown. Ay, videographer, baka ano yun? Tiga-alaga ng mga dolphin. Okay, no, yun nga mga kabatang helmet, ha? Pinapaalala ko sa inyong lahat. At hindi ako magsasawang ipaalala sa inyo na taxpayer tayo, may karapatan tayo sa mga issue na to. Tandaan nyo! Karapatang magtanong. Pinasweldo natin yan. Si Travel Buddy. Oo. At videographer. Oo. Talagang yung... Sino nga yung Travel Buddy? Ha? Yung Travel Buddy? Yung sino ID nga? Daw. Ilang beses nag-travel? Si eh, Buddy? 8 times daw. Sino mga handshock? Wow. Videographer, balita ko nga. Nagpunta pa daw ng ano, New York. So, New York. Diba? Mr. International. Si Supranational. Nakaloka. O, yan. Mga batang helmet, ha? Pogo. Si Sean. Ganito na sa ni Prof. Doc Shelo Magno. Pogo. Na, huli mo! Lagyan natin ng ano yan. Ano, medyo ano? Slang. Ah, sige. Pogo. Si Sean. Ay, wow. Si Sean. Sis. Nakakaloka. Pero yan nga, mga batang helmet. Alam naman natin kung sino talaga ang may transparency, sino ang may accountability talaga, at sino yung taas noon na magsasabi na isa siyang public servant. Na patuloy na tumutulong. Sinisiraan ng mga troll. Oo, at patuloy na sinisiraan para ng mga troll na kumawari, no? Nagbulag-bulag. Naku, kabisado ko pa yung mga pangalan ng mga troll sa pumasok kanina. Alam mo yung mga troll na yan? Oo. Sa hirap ng buhay ngayon, kumakapit na lang sa ganyan. Kapit na lang sa troll. Oo, kumakapit na lang sa pagtutroll kasi wala eh. Wala kang gano. Grabe, nagsarado ang ano ngayon ha, ang palitan. Bisa ko pa, 58.75 yata. Oh, eh kahit naman magtaas yun, magpadalaman yung kamag-anak mo. Wala pa rin yan! Sobrang taas na bilhin dito. Dahil magkano na ba ang gas ngayon? Kunti na lang ang sukli ng 1,000 mo para sa isang tanking ano, LPG, gas, no? LPG. Mga bata helmet, magkano kuryente ngayon? 10,000. Oh, wow. Ang pa kayo. Oh, basta yan, comment down below nyo ha. Kung ano masasabi nga, Pogo, si Sean. Are you in? Or are you out? In, out, I'm in or out. Sino kaya ang susunod? May susunod? Kalihim ng edukasyon. Men. Sino kaya ang ipapalit? Saan kaya ililipat? Si Madam Sara Duterte. Hindi malabo yan, mga batang helmet. Pwede siyang ilipat sa ibang kagawaran. Na gusto niya? Mm-hmm. Na mas maganda? Gusto ni PBB. Na mas... Kapangi, kapangi na, kapi, okay. Paki, kapaki-pakinabang. Yeah. May basta, pakinabang. Oo, stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi nga sa buhay niyo, nag-helmet din na bukid, it's getting better every day. God bless everyone. Bye! Nag-coron din ba sila? Yata. Ha? Oh! Talaga, sisi?